status update tayo. So nakuha ko na yung aking clearance sa aking x-ray yung result. So maaari ko na siyang gamitin sa pag-proceed. So check niyo po yung video. Papakita ko sa inyo yung images. It's a PSA. Papakita ko sa inyo kung ano yung klase ng clearance na parang yung ipakita kung sa employer nyo, kung sakasakali kung may mga problema kayo katulad nung pag-abroad yung may mga spots, yung mga findings sa chest pa. Ano, yung medical certificate na ipapakita nyo kung magpo-proceed kayo sa HR o kahit kukuha kayo ng anong klaseng clearance para makakuha ka nyo. Ayan ang health certificate. Ayan, binayaran ko siya na $400. Ayan, dumahan. Ayan. Sa remarks, hindi ko naman naintindihan. Pwede na ito ipasa. So yun nga, ganun din kung sakaling kayo ay naka-experience ng x-ray result na may problema sa spot or fibrosis, peklat na sinasabi sa chest bar result. Ganun lang yung step by step na gawin nyo. Huwag na, para sa mga nagtatanong kung makakapag-abroad pa, may mga paraan naman katulad nung clearance na sinasabi sa lung center. So, ganun din yung kapasa kayo ng sputum. Tapos sabay i-approve ng pulmonologist, tapos i-issue kayo ng certificate, tapos yun yung ipapakita nyo sa agency, sa mga respective agency na a-apply nyo to abroad. Pero ang alam ko sa mga Dubai or Middle East, parang kahit siguro peklat hindi niya tinatanggap. Kinoconsider yan sa Poland, sa Canada, sa ibang bansa, lalo na sa mga Western. Pero pagdating sa Middle East, kahit peklat ayaw na nila. Kung sakaling meron kayong katanungan pagdating sa x-ray, kung ganito confused kayo dun sa mga result, may paraan. So, basta huwag nyo nakakalimutan yung tips na binigay ko sa inyo na pagka mag-uumpisa pa lang kayo, lalo na kung mag-apply, magpasa kayo sa mga agencies na pag-apply nyo sa abroad. Dun pa lang sa medical, dun pa lang sa doktor mismo na makakaharap nyo, sabihin nyo na kagad na meron kayong history. Para bago kayo tirahin ng x-ray or i-shot kayo ng x-ray or bibigyan kayo, at least meron na kagad silang idea. Huwag niyong ihim at huwag niyong itago, kasi kahit anong gawin niyo, sabi doon sa friend ko na radiologist, lalabas at lalabas daw talaga yan. Kahit anong gawin mo, yung peklat na yan, permanent na yan. Lalo na kung dumaan ka sa gamutan after 10 years ago, siguro mga 5 to 7 years, parang katulad ng experience ko, wala pa siyang peklat. So, after 12 years yung sa akin, saka lang nagkaroon. Tapos, yun nga, pinakita ko sa video, 7 days lang yung pagitan. Nagpa-x-ray ako ulit sa Medical City. So, normal siya. So, kailangan nyo pa rin huwag kayo masyado agad na-confuse. Kumbaga, may mga paraan. Kaya, ayun, sana nakatulong sa inyo tong video. Maraming salamat sa panunood ng aking video. So, I hope sa mga susunod na video makapagbigay pa ako ng mga tips, lalo na sa mga issues na magiging discrepancy sa paglalakad ng mga requirements. Ako, most of the mga experience, marami. Kaya parang destined ko na talaga na ma-experience yung mga errors at may share sa inyo yung mga experience ko para dun sa iba na maraming questions is magkakaroon na kagad sila ng idea. So I hope you nakatulong sa inyo itong video. Huwag nyo kalimutan i-like and share yung aking video at subscribe na rin at paki-click mo na yung button at nang sa gayon ay magkaroon pa rin ng suporta at tulong at idea sa mga nagkakaroon ng mga discrepancy sa passport, birth certificate, etc. any kind of documents. So, adios.